First time ko po ngayong August. So magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid. Oh, meron na akong malaking computer. At salamin. Okay. Yahweh, my shepherd. Si Yahweh ang aking pastol. So siguro alam na ninyo kung ano ang ating pag-aaralan. Ano? Tingin nyo, saan parte ng Biblia na tayo mag-aaral? Sa Psalms chapter 23. Yan, Psalms chapter 23. So, Yahweh is my shepherd. He is my provider. He is my leader. He is my protector. Tama? So, titingnan natin yung Psalms chapter 23 verses 1 through 4. At ganito ang sinasabi. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. He guides me in paths of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. So, ang Diyos nawa ang siyang mangusap sa bawat isa sa atin. So, Psalms chapter 23, ito daw yung psalm na tinatawag na Psalm of Confidence. Psalm of Confidence. Psalm of Confidence. Si Haring David ang nagsulat ng salmo na ito. So, tingnan natin bakit at saan siya confident. Bakit confident si Haring David? O saan siya confident? So, it's easy for us to assume God as our Father. Kasi alam naman natin yung pakiramdam ng pagiging anak. Alam natin yung pakiramdam ng mayroong tatay. Tama? Tama? So, hindi naman kayo si Adan at si Eva na walang tatay at walang nanay. So, madali nating makilala ang Diyos bilang ating Ama. Madali din para sa atin nakilalanin si Jesus bilang ating kaibigan. Kasi alam natin yung pakiramdam ng mayroong kaibigan at alam natin yung pakiramdam bilang isang kaibigan. Tama, tama. Umuulan ng pagpapala. So, at doon tayo nahihirapan. It's hard for us to assume God as our shepherd. Why? Kasi hindi naman natin alam yung pakiramdam ng pagiging tupa. Tama? Di ba? Pag tinanong mo ang isang pangkaraniwang Kristiyano, sino ang Diyos para sa iyo? At ano ang sagot? At anong pangkaraniwang sagot? Ang Diyos ang aking Diyos. Di ba? Siya ay Diyos. Siya ay aking Ama. Di ba? Pangkaraniwan yan? Tama? Siya ay aking kaibigan. O siya ay aking kapatid. Pero mayroon na ba kayong narinig? Sino ang Diyos para sa iyo? At ang sagot niya ay ganito, si Yahweh ang aking pastol. May narinig na kayong ganun? Wala. Di ba? Ako hindi pa rin ako nakarinig ng ganun. At ako po ay 24 years old at hindi ko pa rin nasabi na si Yahweh ang aking pastol. Bakit? Kasi siguro hindi natin alam yung pakiramdam ng pinagpapastolan at hindi natin alam kung ano ba ang kalagayan ng isang tupa. Di ba? So tingnan natin, isa sa ilustrasyon ng Biblia tungkol sa relasyon ng tao at ng kaniyang Diyos ay ang ganito, si Yahweh bilang pastol at ang kaniyang bayan, ang kaniyang mga anak bilang kaniyang tupa. Di ba, familiar naman siguro kayo dun ano? Nababasa naman ninyo siguro na si Yahweh ang ating pastol, siya ay shepherd at tayo ay mga tupa sa Biblia. Tanggap nyo po ba yun? Tanggap nyo po ba? So tingnan natin, we as sheep. Tayo bilang mga tupa. Psalms chapter 100 verse 3 ay ganito po ang sinasabi. Know that the Lord Himself is God. It is He who has made us and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. So tayo ang kaniyang people at itayo ay itinuturing bilang mga tupa ng kaniyang pastulan. So sheep,
Yung medyo naka-close and open parenthesis po dyan, ayun yung Hebrew ng sheep. So, son. Ang ibig sabihin yung son ay yung flock or sheep. So, pwede rin siyang ginagamit sa mga tubo, sa mga kambing. Pero dito, gagamitin natin siya sa context ng sheep. Frequently serves as a metaphor for God's people. This verse suggests that God's people are in need of divine guidance. So bilang mga tupa ng ating Panginoon, tayo ay nangangailangan ng gabay mula sa ating pastol. Sheep are weak. Weak. Sila daw ay yung mga hayop na mahihina, defenseless, hindi kayang protektahan ang kanilang sarili, and meek animals. So doon po tayo kinakarakterize ayon sa Biblia. Tayo daw ay weak, mahina. Hindi daw natin kayang ipagtanggol ang ating sarili. Di ba? Tama. Tsaka wala naman kayong choice. Pangalawa, so nagkakaintindihan na tayo na tayo ay mga tupa. Kasi pag hindi natin ito naintindihan, paano natin mauunawaan na si Yahweh ang ating pastol? So kailangan nating tanggapin na tayo ay tupa at ito ang sinasabi ng Biblia. Pangalawa, God our shepherd. Isa sa pinakamahalagang reference ng Old Testament kay Yahweh ay si Yahweh ang pastol, di ba? Ng kanyang sariling kawan. It expressed God's care and goodness toward his flock. Kasi kilala ang mga pastol sa kanilang kakaibang care and goodness, concern sa kanyang mga alagang hayop. At tayo ay alaga ng Diyos. At dito ipinapakita kung paano tayo inaalagaan at binibigyan ng care and goodness ng ating Panginoon. At ang tupa din, at ang pastol din ay nananatili sa presensya ng kaniyang mga kawan. At yun din yung ginagawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. Ang presensya ng pastol ay nasa kalagitnaan ng kaniyang mga tupa. Nandito ba ang pastol natin? Isaiah chapter 40 verse 11. Ganito ang sinasabi. Like a shepherd, he will tend his flock. In his arm, he will gather the lambs and carry them in his bosom. He will gently lead the nursing ewes. So, sabi dyan, si Yahweh ay pastol ng kanyang kawan, kaniyang iipunin ang mga batang tupa sa kaniyang mga kamay, dadalhin niya ito sa kanyang dibdiban, at aalagaan niyang mabuti ang mga buntis na tupa. So ito lang, pinapakita lang dito na si Yahweh ay mayroong great concern at pagmamahal at pag-aalaga sa kanyang mga tupa. Nararanasan niyo po ba ito? Salamat po naman. His sheep is totally dependent upon him for food, water, protection from wild animals. So dumidepende po talaga ang tupa sa kanyang sariling pastol, sapagkat ang tupa hindi naman niya kaya maghanap ng sarili niyang tubig, hindi rin niya kaya maghanap ng sarili niyang pagkain, at hindi rin niya kaya ipagtanggol ang kanyang sarili sa mga wild animals. At tandaan po natin, kapag dinescribe ng Biblia si Yahweh sa image ng isang pastol, tandaan po natin, si Yahweh ay omnipotent. Siya ay omniscient. Siya ay omnipresent. And siya ay immutable God. So kapag yung God na yon ay inilagay sa image ng isang pastol, hindi niya iiwan yung kanyang mga katangian. Dadalhin niya yon sa image ng pastol. Nakukuha niyo po ba? So kapag sinabing si Yahweh ang aking pastol, so yung pastol na yon ay hindi na yung pangkaraniwang pastol na kilala natin. Yung pastol na yon ay magiging, ano na siya? Si Yahweh ang aking pastol, siya yung pastol na omniscient. Siya yung pastol na omnipotent. Siya yung pastol na omnipresent, at siya yung pastol na immutable, hindi nagbabago. Dagdagan pa din natin, siya yung pastol na loving.
Siya yung pastol na caring. Siya yung pastol na gracious. Siya yung pastol na forgiving. So, lahat ng katangin niya bilang Diyos, makikita natin dun, makikita natin sa kanyang image bilang pastol sa ating buhay. At kung akala natin na yung image na yon ay nananatili lamang sa Old Testament, nagkakamali po tayo. Sa New Testament po, pinakilala din mismo ng ating Panginoong Jesus ang kanyang sarili bilang mabuting pastol ng kanyang kawan. Juan kabanatang 10 talatang 11 at ganito po ang sinasabi. John chapter 10 verse 11. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Gaano ka good? Paano siya naging good shepherd? Ang sabi ng kadugsong ay ganito, the good shepherd lays down his life for the sheep. Ganito dinescribe yung kabutihan nung pastol. Ibinigay niya mismo ang kaniyang buhay palang-alang sa kanyang sariling kawan. Mabuti ba? So, Old Testament, New Testament, si Yahweh ang ating pastol, nananatili siyang pastol, at tayo ay nananatiling mga tupa. So, the Lord, verse 1, the Lord Yahweh is my shepherd, I shall not want. Ano ba yung Yahweh? Di ba si Yahweh, di ba yung YHWH, Yahweh, nangangahulugahan na I am that I am. Anong ibig sabihin ng I am that I am? God is self-existent and independent of creation. Siya ay nag-exist sa kanyang sarili at hindi siya nilikha. Tandaan ninyo yun. Hindi siya nilikha. He is immutable. He is unchanging. So, we have a shepherd who is self-existing, not dependent in creation. He is a immutable shepherd and unchanging shepherd. At tingnan niyo yung mabuti. The Lord Yahweh is my shepherd. Ang sabi ni Haring David, He is my shepherd. Ganun ka-personal yung pagkakakilala ni Haring David sa kanyang Panginoon, kaya niya inangkin na my. Ganun din po ba ka-personal ang pagkakakilala natin at yung acknowledgement natin sa ating pastol, at kaya niyo rin bang sabihin, He is my shepherd? Kaya niyo bang sabihin, He is my shepherd? I shall not want. Paano niya nasabi? Paano niya nasabi na hindi na siya mangangailangan? At yun yung pag-aaralan natin. Isipin niyo, introduction pa lang yun. Tingnan natin. Okay lang po yun. Gulat nga din po ako eh. Una, my shepherd, my provider. My shepherd, my provider. Verse 2. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. When David says he makes me lie down, he is not saying God is forcing him by compulsion to lie down. Hindi siya tinutulak ng Diyos para mapahiga. But the idea is, as the shepherd leads the flock, leads the sheep in the pastures where they can eat, be full, then they can lie down in contentment and satisfaction. Hindi siya tinulak ng ni Yahweh para mapahiga. Bagkus dinadala siya ni Yahweh sa maberdeng pastulan kung saan dun siya pwedeng kumain at dun siya pwedeng mapuno. Mapuno na yung mabusog, ha? Mapuno. At kapag siya ay kontento na, pwede na siyang mahiga at kaya na niyang masabing, I'm content. Kontento na siya. At I am satisfied. Thanks to my shepherd. Note, green. Pag sinabing green, nandun yung pakahulugan na rich, tasty, abundant. Pag green sa hayop, hindi pa naman ako naging hayop, pero sa tingin ko, kapag green ang damuhan sa mata ng hayop,
looks good, tastes good. Tama? Diba, isipin nyo, diba ang mga hayop, ang gusto niyan, green. Nakakumakain din naman sila nung brown. Kasi no choice naman eh, diba? Dumaan kayo dyan sa highway papuntang Edmonton, diba? No choice sila kasi magwi-winter na. Saan sila kakain? Adi yung hay, yung dayamina. Pero ang sinabi dito sa verse 2, He makes me lie down in green pastures. Ang pastulan ng tao, pwedeng matuyo. Pero ang pastulan ng Diyos, ang pastulan ni Yahweh, hindi pwedeng matuyo. Wala kayo doon. Hindi seasonal. Walang wind. Though may season naman talaga sa Panginoon kasi siya naman talaga yung author ng mga season eh, di ba? Pero yung provision ni Yahweh, laging green. Laging green. Di ba? Nasa Canada kayo. Sabi nga kanina, ilang buwan tayong walang trabaho, pero nakakahiga pa rin tayo sa green pasture. Sipin nyo yun. Di ba? Pero siyempre, yung mga tao naman sa Pilipinas, humihiga pa rin sila sa green pasture. Ang pastol ng mga Kristiyano sa Canada ay pastol ng mga Kristiyano sa Pilipinas. Iba-iba ng provision, still may provision ang pastol. At wala tayong pwedeng may pagmalaki. I-describe natin pa kung ano yung ibig sabihin ng green pasture at saka yung pagiging shepherd ng ating Panginoon. Ezekiel chapter 34 verse 14 to 15, kinuha ko to sa Lexham English Bible Translation. Kasi may nagustuhan akong mga na ginamit na term. Tingnan natin. Ezekiel 34, 14 to 15, ganito ang sinasabi, I will feed them in good pasture and their pasture will be on the mountains on the heights of Israel. There they will lie down in good pasture and on lush pasture. They will feed on the mountains of Israel. Verse 15, I myself will feed my flock and I myself will allow them to lie down, declares the Lord Yahweh. Verse 14, I will feed them. Verse 14, good and lush pasture. Verse 15, I myself will feed my flock. Verse 15 also, I myself will allow them to lie down. Ano yung nagustuhan ko dito sa translation na to? Kung ako ang magta-translate nito sa Tagalog, ganito ko siya ta-translate. Ako mismo ang magsusubo sa kanila. Ako mismo ang magpapakain sa kanila. At ako mismo ang magpapahinga sa kanila. Ganoon ka-personal yung pag-aalaga ni Yahweh sa kanyang mga tupa. At gusto kong ito yung ma-realize natin sa umagang ito. Ito yung gusto kong makita natin na kung paanong sinabi ni Haring David na Yahweh is my shepherd, my shepherd. At gusto naman sabihin ni Yahweh, I am their shepherd, I myself. Nakuha niyo po yung I myself, ako mismo ang magpapakain sa kanila. At ito yung problema natin. Dito ako magkikwento. Ako ay nakakakita ng malinaw sa pamamagitan ng aking mga salamin. Diba? Most of the time, nagkakaalikabok to, tama? Kapag marami sa inyong mga may salamin na. Pag ito ay nagkaroon na ng alikabok, lumalabo na ang aking paningin, ang aking nakikita. Kasi may mga nakaharang, tama? At ganun tayo minsan. Ang ating mga salamin minsan ay punong-puno ng mga alikabok na ano? Anong klaseng alikabok? Punong-puno ang ating mga salamin ng alikabok ng ano? Na tayo ay nagtrabaho sa Canada, na malaki ang sweldo ko, tatlo ang trabaho ko, dalawa trabaho ko, may skip ako sa gabi. Diba? Dito ko lang naririnig yung skip eh. Sa Edmonton, may isa namang nag-i-isk, dalawa yata, yung isa domino pala. So, nakikita natin na malaki ang sweldo ko, malaki ang palitan ng Canadian dollar. Ano pa ang pwede po natin makita? Graduate kasi ako, maganda kasi trabaho, maganda kasi yung natapos ko. Punong-puno ang ating mga salamin ng ating mga sariling effort at mga trabaho. Tama? At hindi na natin nakikita alin na si Yahweh ang dahilan kung bakit meron kang provision na tinatanggap araw-araw. Kaya, minsan kailangan natin
punasan yung ating mga salamin para makita natin ng malinaw sa pamamagitan ng ating mga salamin na si Yahweh mismo sa kabila ng marami mong trabaho, sa kabila ng malaking palitan, sa kabila ng malaking mong sweldo, na si Yahweh mismo ang nagpapakain sa iyo. Diba? Kaya minsan siguro hindi na natin nararamdaman yung salamat po sa iyo, Ama. Kasi hindi na natin nakikita mismo yung si Yahweh talaga yung nagpapakain sa atin. Akala natin tayo. Diba minsan nagpapasalamat na lang tayo para makakain na. Pero nakikita po ba talaga natin, nare-realize po ba na talaga natin na si Yahweh ang nagpapakain at nagpo-provide, hindi lang pagkain ha, nagpo-provide ng ating lahat, ng ating mga pangangailangan. Sana makita natin. So, tingnan din natin. Sabi ng, tandaan niyo yung ano, yung Exodus, hindi yung Book of Exodus ha, pero yung kabuuan ng paglaya at pag-aalis ng Israel sa Ehipto. Diba? Nasa ano sila? Nasa wilderness sila, nasa desert sila. Pero anong kinakain nila? Ang Diyos mismo ang nagpapakain sa kanila. May Coco Crunch from heaven, araw-araw. Mana. May mana doon dumating araw-araw. Nagreklamo, gusto ng meat o dumating ang pugo. Gusto ng tubig, dumating ang tubig. Si Yahweh ay matapat sa kanyang mga sinasabi. Sabi, I myself will feed my flock. Kayo pa ba ang hindi niya kayang pakainin? Transition. Matthew chapter 4 verse 4. Ayan. Ayan pala yung picture. May picture pala. Actually, picture. Parang ma-imagine ninyo yung itsura ng mga pastulan sa Israel. Transition, Matthew chapter 4 verse 4, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Tapos na tayo sa mga physical na provision. Pero tandaan natin, ang Diyos mismo ay nag-provide sa atin ng kanyang salita para may makain ang ating mga kaluluwa. Walang saysay kung nagtatabaan tayo sa team, sa coco, at saka sa mga kung ano-ano. Kung ang ating kaluluwa ay payat na, di ba? At ang Diyos ay mabuti, ibinigay niya sa atin ang kanyang mga salita. At kung makikita lang talaga natin, kulay green yan, oh, green pasture. Punong-puno ng kanyang mga salita, punong-puno ng kanyang mga pangako. At kapag nalasahan natin yung kanyang mga salita at yung kanyang mga pangako, we can lie down. At kaya natin sabihin, I'm content and I am already satisfied. Tama. At ang kadugsong ay ano, may kadugsong pa. So, tingnan natin. Anong kadugsong? Yung quiet waters. When David says, he leads me beside quiet waters, the Hebrew literally means, he leads me beside waters of rest. So, yung naka, yan. Ang pinakasimpleng kahulugan o mga pananalita doon, dinadala niya ako sa batisang tahimik, di ba? Nakasulat, quiet waters of rest. Dinadala niya tayo sa kapahingahan. Matupay, hindi umiinom sa mga raging rivers. Gusto nila umiinom sa mga mapayapang tubig. At doon tayo dinadala ng ating Panginoon, kung saan pwede tayo magpahinga sa kanyang mga provision. So, next, my shepherd, my leader. My shepherd, my leader. Hindi lang siya nagpo-provide, siya din yung aking nag-guide. Tama? Kung papaanong ang tupa ay sumusunod sa kaniyang pastol, ganun din dapat tayo. Psalms 23 verse 3, He restores my soul, He guides me in paths of righteousness for His name's sake. Tingnan natin, He restores my soul. Yung restores doon, ang Hebrew niya ay shub. Means to turn back, return, to be brought back, and to repent. Meron yatang next yun. So, para maunawaan natin yung verse 3,
tingnan natin, ano ba yung mga kahulugan, literal na kahulugan talaga noong mga salita diyan. Yung restore daw, ang ibig sabihin lang talaga noon ay ibalik. Ibalik. To be brought back. So yung soul naman doon, ang ibig sabihin talaga niya sa Hebrew ay nefesh. Ang ibig sabihin lang talaga niya ay yung the whole person, yung living being, life, self, person. So kapag sinabi na He restores my soul, sabi diyan, ibinabalik niya ako. Hindi natin pinag-uusapan yung mga espiritu-espiritu. Sabi doon sa kanyang Hebrew meaning, ibinabalik niya ako. Yung mismong ating kabuoang pagkatao. So tingnan natin. He restores my soul can simply mean He brings or He brought me back. David is my shepherd. David is a shepherd. Himself, he know all the situations of having a flock. Therefore, alam niya yung mga sitwasyon kung saan may mga tupa na nawawala. Alam niya yung mga pagkakataon na may mga tupa na biglang umaalis at humihiwalay sa grupo. At yun din yung alam ng ni Haring David kay Yahweh. Si Yahweh ang naghahanap sa mga nawawalang tupa. Tandaan niyo yung parable ni Jesus Christ sa New Testament. Yung iniwan niya yung 99 para hanapin yung isa. Tandaan natin, dumaan din tayo dun. Tayo yung isang hinanap ng Diyos at tayo kanyang natagpuan. Diba, lahat tayo ay, diba, Isaiah chapter 53 verse 6, all we like sheep have gone astray. Hanggang dun lang. Lahat tayo ay parang mga tupa na nawala at napapunta sa ibang landasin. Pero ang Diyos mismo ang naghanap sa atin. Kaya tayo narito. Ito, kabuuan ng kawan ng Panginoon. Lahat ay hinanap ng Diyos. Kaya tayo napapunta dito. Salamat sa ating Panginoon. So, He restores my soul. Ibinalik niya ako. Saan? Ngayong ibinalik, so tayo lahat ay nandun sa sitwasyon na tayo nawala. Ibinalik tayo ng Diyos. So dahil tayo ibinalik ng Diyos, saan na ilalagay? Idadaan niya tayo sa tamang daanan para hindi na muli tayo mawala. Tama ba? So hindi pwede na yung nawala ang magli-lead. Dapat merong isa talaga na magli-lead at yung hindi talaga nawawala. At yung... So, He guides me in paths of righteousness simply means He guides me in the right paths. So sa wilderness kasi, doon sa Judea, sa, yan, kita niyo yan? Ganyan yung itsura dapat natin. Kapag tayo ibinalik ng Diyos at hinanap ng Diyos, ilalagay niya tayo sa grupo kung saan siya ang nangunguna at kung saan siya pumupunta, yun yung tamang daan. Kaya kapag alam ninyo, kapag mali ang ginagawa ng isang tao, iba na ang kanyang sinusundan. Mga kapatid, sino po ang sinusundan ninyo? So, sabi dito, remember when God led the Israelites out of Egypt. Hindi pa sila nakakarating sa lupang pangako, di ba? Pero ang sabi ng Panginoon, dadaling ko kayo sa lupang pangako. Sino mag-guide sa kanila? Eh wala nga nakarating. Wala ding ways, wala ding maps. Di ba? Ang sabi ng Panginoon, ako mismo ang maggagabay sa kanila papunta dun sa kung saan ko sila gustong dalhin. Diba? Paano guide ni Yahweh ang kanyang kawan? Mayroong haliging mayroong apoy sa gabi. Kapag umalis yung apoy sa kanilang kalagitnaan, anong gagawin ng buong Israel? Kailangan nilang lumakad. Sa araw, mayroon ding palatandaan, mayroon silang gabay, yung ulap. Kapag yung ulap ay umalis, kailangan din nilang umalis. At kapag yun ay tumigil, nag-stop, i-stop din sila, doon sila magkakampo. Kasi si Yahweh ang kanilang pastol. Hindi pwedeng sila mauna doon sa ulap kasi hindi nga nila alam kung saan sila pupunta. Hindi rin sila pwedeng mauna o kaya mahuli kasi may iiwanan naman sila. So kailangan makuha natin yung idea na si Yahweh yung nagbibigay ng daan at siya yung nagtuturo kung saan. At kailangan din natin makuha yung idea na kailangan nating matutong sumunod. Sumusunod po ba tayo katulad niyan? Di ba, nung una kong dating sa Canada, ang hirap kaya magmasyal sa Canada, lalo sa mga village.
Magkakatulad ah. Isa itsura. Madali madali pa sa Lucia, sa Luciana. Sa Pilipinas eh madali sabihin, 'di ba? Sa Pilipinas sabihin mo sa may mangga, madali na 'yon, nagkakaintindihan na tayong lahat, 'di ba? Sa Batangas ay ano. Yung minsan, pag nakakita ka ng aso, doon na 'yon. Ay lumalakad 'yung aso ah. 'Di ba? Pag nakita niyo po 'yung disyerto, 'yung wilderness, halos magkakatulad. Halos magkakatulad. At para sa isang tupa, kapag ikay nawala, hindi mo na alam kung saan pupunta. Kailangan mismo may maghanap sa iyo. At kapag napabalik ka na dun sa talagang magbibigay ng daan, huwag ka nang aalis. Huwag ka nang aalis. Diba? So, when God leads us as His sheep, it will always be in the right path. When God leads us, He will lead us to holiness. Tama. When God leads us, He will lead us for our own good. When God leads us, He will tell us how, He will show us where. Kailangan nating magtiwala sa ating gabay, sa ating pastol. Umiikot. Note, at tingnan natin yung kasunod. For His name's sake. Narinig niyo ba yung for His name's sake? So tingnan natin. For His name's sake, ito yung iba't ibang translation na tiningnan ko para lalo nating maunawaan. For His name's sake, New American Standard Bible. Sa NIV, ang sinabi dyan ay bringing honor to His name. Sa NET Bible, for the sake of His reputation. So kapag sinabi ni Yahweh, sinabi ni Haring David, He restores my soul. He guides me in paths of righteousness. Ang kadugsong ay, for the sake of His reputation. For the sake of, to bring honor to His name. Bakit? Ang Panginoon po, si Yahweh, na ating pastol, He is more concerned about His name. Diba? Kung titingnan natin, ay dapat ay, for your sake, for the sake of the sheep, tama, diba? Kala natin ay laging tayo ang sentro ng mundo. Nakalimutan natin ang Diyos ang sentro ng mundo. 'Di ba? Ito yung culture ni Haring David na kung saan ang karangalan ay napakahalaga para sa isang tao. At yun din yung pinapangalagaan ng ating Panginoon. Bakit nga ibabalik ang isang tupang nawawala? Kasi para sa isang pastol na nawalan ng tupa, kawalan ito ng karangalan sa kanya. Kaya hahanapin niya yung tupa para ibalik sa kawan para manatili yung kanyang kasariling reputasyon. Nakuha niyo po yung idea? Pero titingnan natin, parang napaka-selfish naman, parang napaka-self-centered naman ni Lord. Tanda po ba ninyo yung kanta na kinakanta natin? Diyos, ikaw nga'y karapat-dapat pag-alayan ng pagsamba. Sa English, pag hindi niyo alam yung Tagalog, for you alone deserve all glory. Kinakanta natin yan, kaya dapat alam natin yan, na ang divine intention, na ang divine motivation ng ating pastol sa kanyang pag-aalaga ng kanyang mga tupa, sa kanyang paghahanap sa kanyang mga tupa, at sa kanyang paglilid sa kanyang mga tupa, ay para sa kanyang sariling karangalan at kapurihan. Pero titingnan natin, kung parang tingin nyo, parang napaka makasarili naman ng Diyos. Pero tingnan natin, sino bang nakinabang? Yes, it is for His name's sake. Yes, He is, ang tawag dito, pinapangalagaan niya yung kanyang sariling reputasyon. Pero tandaan ninyo, sino ang nakikinabang? Yung tupa. Kapag pinakain ni Yahweh ang kanyang sariling tupa, sino ang nabusog? Yung tupa. Pero kanino napapunta ang kapurihan? Sa pastol. Nakukuha niyo po yung idea? Kapag dinala ni Yahweh ang kanyang mga pastol, ang kanyang mga tupa, doon sa batisan, sino nakainom yung tupa? Kanino napapunta ang kapurihan? Sa pastol. Lagi nating uunawaan yun, na sa lahat ng intervention ng Diyos sa kanyang flock, ang nakikinabang ay yung flock. Pero ang kapurihan, bumabalik at para sa kanyang sariling
pangalan. Isipin nyo, kapag ang Diyos, pinangalagaan niya yung kanyang pangalan, tingin nyo may mapapabayaan sa atin? Eh di wala. So, nakparehas tayo, ang Diyos tayo ay nakikinabang, pero ang Diyos mismo ang natataas. So, yun po yung sinasabi ng for His name's sake. So, sabi ni Charles Spurgeon ay ganito, if we be so led and guided, we must not fail to adore our heavenly shepherd's care. Kung tayo ay pinakain ng Diyos, kung ang Diyos ay nag-provide sa atin, kung ang Diyos ay nag-lead sa atin, hindi ba naman kailapat dapat naman na ibalik natin sa Kanya ang kapurihan? Diba? So, yun. The Lord shows His love and care and goodness to His sheep by leading them in the right paths. And when God is the leader of your soul, He will always bring you for your good, for His own glory. Third. Ba, parang ang bilis ko ngayon ah. Third. My shepherd, my protector. Hindi nang shabu ha. Protector, tagapagligtas, o nag-iingat. Tagapag-ingat. Verse 4. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. The valley of the shadow of death can literally say ganito. Nangangahulugan siya na the valley of deep darkness. Di ba? Napakasimple naman nung kahulugan niya eh. The valley of deep darkness. So nakita niyo na yan. So yan yung itsura ng valley of deep darkness. At maraming ganyan sa setting ni Haring David. Kasi siya mismo ay pastol. Alam niya ang karanasan ng lahat ng ginagawa ng pastol at pinupuntahan ng pastol at ng kanyang mga tupa. So we can simply say, even though I walk through the dark valley, I fear no evil. Dumaan man ako dyan, hindi ako matatakot. Valley is a low area between hills or mountains. And when the sun is low, or when it is cloudy, or when the sun is already setting, it causes the valley to be in darkness. So kapag dahil siya ay may mababang elevation, kapag meron siyang, siya yung madalas madilim. At kapag maulap, kapag bumababa na ang araw, lalo siyang dumidilim. At ano meron dyan? Dyan karamihan nagtatago ang mga wild animals. Yung mga predator. Diba? Alam niyo yung predator, yung mga nangangain. Yung prey, yun yung kinakain. Diba? So, karamihan ng mga predator nandyan nagtatago. At yung mga venomous, diba? Yung mga venomous, yung mga makamandag. Yung mga makamandag na hayop, dyan din nagtatago. Lalo sa desert, diba? So, dyan din yung lugar, dahil nga tago, dyan din daw yung mga lugar kung saan yung mga magnanakaw ay nagtatago. Anong sinasabi ngayon ni Haring David? So, dumaan man ako dyan, hindi ako matatakot. So, ano ang sabi niya? Ah, ito yung hindi niya sinabi. Kailangan natin maging malinaw. Hindi niya sinabi na, even though I walk through the valley of the shadow of death, I hope not. Hindi niya sinabi yun. Hindi rin niya sinabi na, if ever I walk through the valley of the shadow of death, if ever. Hindi niya sinabing if ever, ha? Ang sinabi ni Haring David, even though. Sa Tagalog, kahit na. Kahit na anong hirap man yan o pagsubok, kahit anong valley man yan ng kadiliman, dadaan ako dyan. At ano sabi niya? At hindi ako matakot. Hindi natin to pwedeng takasan sa buhay. Hindi ka pwedeng dumaan sa iba para maka-shortcut. Karamihan, sa experience daw ng mga pastol, talagang dadaan at dadaan sila sa mga valley. Hindi mo pwedeng escape na lang. No. Hindi po talaga laging green pasture. Hindi laging may quiet, may matahimik na batisan. Dadaan at dadaan tayo sa madilim na lambakin. Ano bang ibig sabihin nito sa ating buhay? So yun daw mga lambakin, yung mga deep valley of darkness daw po,
Yaan daw yung mga pagsubok natin, yaan daw yung mga kahirapan natin, yaan yung mga hindi kagandahang pangyayari sa ating buhay na pwedeng ibigay sa atin ng providence ng Lord. Pero ang sabi ni ayun yung talaga hindi natin malalampasan eh, di ba? Lahat tayo may pagdadaanan talaga. At di mo pwedeng sabihin na Lord pass, walang ganun. At ito ang maganda. Ang sabi ni Haring David, I will fear no evil. Dumaan man ako doon, I will fear no evil. So, bakit? Bakit hindi siya matatakot? Bakit niya nasabi na I will fear no evil? Dumaan man daw tayo sa mga ganong bagay. Kasi, nandun ang presensya ng kanyang pastol. Sabihin, kahit na dumaan ako dun, hindi matatakot. Kasi nandun ang aking pastol. Titingnan ko nga uli. Naalala ko eh, kilala niyo si Hero, di ba? Nandiyan pa si Hero. Di ba, magaling yung magsalita, di ba? Yung sa kanyang vlog. Banggitin, basahin nyo nga yung, ibalik nyo nga sa verse 4. Basahin nyo nga yan. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Okay, tama na. Hindi ganyan magbasa si Hero. Gusto kong magbasa tayo katulad ni Hero. At sana magaya ko. Sabi ni, siguro kung si Hero ang babasa dyan ay ganito. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for you are with me. Diba? Dapat ganun tayo magbasa. May confidence sa pastol. Even though I walk through the valley of the shadow, nagmamadali, takot na takot. Diba? But even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for you are with me. Diba? Ganyan magbasa yung mga bata. Walang katakot-takot. Dapat tayo din. Siguro ganun talaga yung mga bata. Ano, hindi sila natatakot kasi alam nila, kasama nila ang kanilang magulang. At ganun din dapat tayo. Dapat di rin tayo natatakot, katulad ni Haring David. Tayo bilang mga tupa, hindi dapat tayo natatakot anuman yung pagdaanan natin. Bakit? Kasi kasama natin ang ating pastol. Kasama natin ang ating pastol. So should I say, if you're a sheep without a shepherd, you have everything. You have all the reasons to fear. Kapag ikaw ay tupa na walang pastol, nasa iyo na lahat ng dahilan para matakot. Pero kung ikaw sa mga oras na ito, mga kapatid, ay isang tupa na mayroong kinikilang pastol, at alam mong kasama mo ang iyong pastol, nasa iyo na lahat ng dahilan para maging matapang. Tama? So, hanggang kailan ba itong coronavirus na ito? Itong ganitong klaseng sitwasyon? E di, kung kailan ipahintulot ng Diyos, hanggat kasama natin ang ating pastol, kung kailan man ito matapos, susunod lang tayo sa Kanya. Basta huwag tayong hihiwalay sa Kanya. Kasi ang ating protection ay nasa ating pastol. So yung presence ng pastol ay nagiging precious sa panahon na dumadaan ang flock doon sa deep valley of darkness. Yung presensya ng ating Panginoon ay lalong nagiging precious sa mga ganitong klaseng pagkakataon. Diba? Tayo, siguro natural na sa atin yung kapag walang problema at walang pagsubok, petiks. Pero kapag may problema at pagsubok, di ba doon yung nararanasan lalo at hinahanap ang presensya ng ating Diyos, ng ating pastol. At yun yung mga panahon din at yun yung mga avenue din kung saan doon tayo lumalakas sa pananampalataya. Doon, kapag tayo dumadaan sa mga deep valley of darkness, doon lalong tumitibay yung ating pagtitiwala sa pastol, di ba? Doon lalo nagiging matibay yung ating pag-asa sa ating pastol. Doon tayo lalong nagiging matibay sa ating pananampalataya. Kaya kailangan tayong idaan doon. Kasi kapag laging maayos ang buhay ninyo, natin, edi akala natin, hindi na natin kailangan ng pastol. Kasi everything's fine.
Diba? Kaya magpasalamat tayo sa mga pagkakataon na dumadaan tayo dyan. At ito maganda, tayo mismo ang idinadaan ng Diyos. Diba? Yung pastol mo, naglalakad papunta sa Deep Valley. Tapos yung mga pastol, tapos yung mga tupa, dadaan ba talaga tayo dyan? Eh doon tayo dinadaan eh. Ibig sabihin, ang Diyos mismo ang nagdala sa atin sa ganoong klaseng kalagayan, hindi niya tayo iiwan. At ang kasunod ay, your rod and your staff, they comfort me. Ano ba yung rod? Yung rod daw, ginagamit sa panglaban sa mga wild animals. Yun yung mas maiksi. Yun yung mas maiksi. Yun din daw yung ginagamit para magbilang ng tupa. So, tapos yung ano naman, yung staff o yung tungkod, ginagamit para i-direct yung flock. Para, at saka yung hook, nakita nyo, oh, malaki naman yung hook eh. Yung hook daw ginagamit kapag yung mga tupa ay napapabagsak doon sa mga medyo malalalim na lugar, yun daw yung pinangsusungkit. Yun yung pinangsusungkit sa kanyang mga tupa para mag-rescue. Ang sabi ni Haring David ay ganito, your rod and your staff, they comfort me. So, paano naging comfort yung rod and your staff para sa atin? Sabi natin yung rod ay ginagamit para panglaban sa mga wild animals. Comfort sa atin yun. Kasi gusto kong sabihin ito na poprotektahan tayo ng ating Panginoon. Hindi, though wala naman talaga siyang literal na pamalo kasi siya ay Diyos, di ba? Kasi nga lang sa image tayo ng shepherd, kaya mayroong ganito. Pero kailangan sa mga pagkakataong ito, ang Diyos ay walang hawak na pamalo. Ang Diyos ay makapangyarihan para iligtas tayo at i-rescue sa ating mga troubles sa buhay. Pangbilang. Sabi natin pangbilang daw, pang count. So, kapag daw dumaan, yung, di ba kapag lumalakad yung pastol, ay yung mga tupa, yung mga sheep, yun yung kanyang pinangbibilang. Di ba parang tayo, gusto natin, hinahawakan natin yung binibilang natin, o kaya gusto natin, tinuturo natin para mas madaling magbilang. So, ang Panginoon, kapag siya nagbibilang, though hindi naman talaga siya talaga nagbibilang kasi omniscient siya, ang gusto nang sabihin nito ay, kapag ang pastol nagbibilang, chinecheck niya kung kompleto ang kanyang kawan. Ang Diyos, chinecheck din niya na dapat tayo ay kompleto. Na ikaw, tupa, dapat kayo lahat nandito. Dapat kayo lahat present sa kanyang presensya. So, at yun din yung dahilan, kaya alam niya kung sino ang nawawala. Yun yung kanyang hahanapin. So, comfort sa atin yun dahil alam ng Diyos na comfort sa atin yun kasi alam natin na ang pastol natin gusto lahat kompleto. Na lahat ng tupa mahalaga. Kaya siya nagbibilang. Eh kung ako din lang naman at hindi mahalaga ang tupa, eh, ba't pa ako magbibilang, di ba? Pero dahil mahalaga ang tupa, bibilangin ko sila kasi ang bawat isa ay mahalaga. Ikaw, tupa, lahat kayo, mahalaga. Mahalaga tayong lahat sa ating Panginoon. Yung staff, paano naging comfort sa atin yung staff? Yung staff ginagamit para i-direct yung flock. Ibinigay ng Diyos ang kanyang Holy Spirit para i-direct ang buong kawan ng Diyos. So hindi niya talaga kailangan ng literal na staff. Pero ito yung nagsasalamin na ang Diyos mismo ay on hand sa kanyang pagdadirect sa kanyang flock. Gusto niya lahat nasa hanay. Gusto niya lahat nandun sa direksyon. At yun yung ginagawa ng Holy Spirit sa mga oras na ito. Yun yung ginagawa ng Holy Spirit sa bawat oras ng ating buhay. Dinadirect niya tayo. Papunta doon sa nais ng Diyos sa ating buhay. Paano naging comfort sa atin yung hook ng staff? Ibig sabihin, ang Diyos laging ready to the rescue. Na kapag tayo ay parang napapadaos-os, alam mo, napapadaos-os, yung parang nag-i-slide doon sa mga medyo malalalim na lugar, He is always on the rescue. Ire-rescue niya tayo. So yun. The Lord shows His love, care, and goodness to His sheep by protecting them from all harm.
Our confidence is in the hands and power of our one great shepherd. Siguro, bakit nasabi ni Haring David na confidence siya sa kanyang pastol? Confidence si Haring David na ang kanyang pastol magpuprovide sa kanya. Confidence si Haring David na ang kanyang pastol magli-lead at magre-restore sa kanya. Confidence si Haring David sa kanyang pastol dahil alam niya na iingatan siya ng kanyang pastol. Kayo po bang mga tupa na kaharap ko, ako'y tupa din na nakikipag-usap sa kanyang kapwa tupa na mayroong pastol. Diba? So, kayo po ba ay confident din bilang mga tupa ng Diyos sa ating pastol? Confident po kayo sa ating pastol? So, ang goal ko po ay hindi kapag tinanong na, kapag tinanong kayo kung sino ang Diyos, ang isasagot nyo dapat si Yahweh ang aking pastol. Ang goal ko po sa umagang ito ay ituro sa inyo na paglabas natin sa bahay-sambahang ito, lalabas tayo bilang mga tupa na kinikilala ang kanilang pastol. Mga tupa na nagpapasalamat sa lahat ng provision ng kaniyang pastol. Na, ang tawag dito? Na mga tupa na confident na lalabas ng bahay-sambahan na ito dahil alam nila na may pastol na mag-iingat sa kanila. Mga tupa na confident na lalabas ng bahay-sambahan ito na mayroong pastol na magli-lead sa kanila. Confident po ba kayo na lalabas bilang mga tupa sa bahay-sambahang ito, confident na mayroong pastol na sasama sa inyo? So, naging malinaw po ba naman ang salita ng Diyos sa umagang ito? So, yes, God is making His sheep to lie down upon green pastures. Yes, God is leading His sheep beside quiet water rest. Yes, God is restoring His lost sheep. Yes, God is leading His sheep in the right path. Yes, God is staying in the presence of the flock. Yes, God is protecting His sheep from all harm. At walang questionable sa lahat ng iyon. Tama? Ang questionable ay tayo kasi. Are we following? Sumusunod ba tayo? So, yun yung pastol natin. Anong response natin? Ang response natin ay sumunod. Ang response natin ay magtiwala sa ating pastol. Ang response natin ay magkaroon ng pananampalataya sa ating pastol. Kasi walang paano mararanasan yung paano ma-experience yung karanasan ng isang tupa na may pastol kung ikaw mismo hindi ka sumusunod. Kung ikaw mismo lagi kang layo ng layo, manatili sa kawan. Manatili sa kawan. So hindi ko po alam kung ano ang pinagdadaanan ninyo sa mga oras na ito, pero ang Psalm 23 ay nagsasabi, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Kilalanin po natin ang ating pastol araw-araw. Our God is in the business of providing, restoring, and leading, and protecting. Be confident. Since Yahweh is my shepherd, I have all that I need. Amen. So, sa aking pagtatapos po, ako'y kakanta siyempre. Pero dapat kasama kayo. Kaya kayo tayo lahat ay tumayo. Ate, so, ito yung kanta. Ito yung paborito kong kanta kapag ako'y nakikipaglibing. Ito yung paborito. Promise! Ito talaga yung paborito kong kanta kapag ako'y nakikipaglibing sa ibang simbahan. Pero ito yung paborito kong version ng Psalms 23. Napakalaki ng comfort na ginagawa nito lagi sa akin buhay, lalo ako'y nasa college. Sabay-sabay tayo, ha? Lakasan nyo. Ang Panginoon ang aking pastol, kinagiginhawa ako. Lubos, handog niyang himlay, sariwang pastulan, ang pahingahan ko'y payapang batisan, hatid sa kaluluwa ay kaginhawahan,
sa tumpak na landas, siya ang patnubay. Ang Panginoon ang aking pastol, pinaginhawa ako. Lubos, dilim na lambak man ang tatahakin ko, wala akong sinda, siya'y kasama ko. Ang hawak niyang tungkod ang siyang gabay ko, tangan niyang pamalo siglat tanggulan ko. Ang Panginoon ang aking pastol, pinagiginhawa ako. Lubos, ang Panginoon ang aking pastol, pinagiginhawa ako. Lubos. Amen. Tayong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos, aming makapangyarihang pastol, pinupuri namin ang iyong banal na pangalan, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na nagpo-provide ng lahat ng aming pangangailangan. Ikaw ang nagre-restore sa amin kapag kami nawawala. At kapag kami ibinabalik mo, Panginoon, idinadaan at kami iyong ginagabayan, Panginoon, na pumunta at lumakad sa tamang daanan. Pinupuri ka din namin, Panginoon, sapagkat kami ay iyong iniingatan, Panginoon, sa lahat ng aming mga pinagdadaanan, Panginoon. Lord, ang amin pong panalangin bilang inyong kawan at bilang iyong mga tupa. Madalas kami natatakot, Panginoon. Madalas kami ay hindi namin, alam namin, Panginoon, na hindi namin kayang protektahan ng aming mga sarili. Panginoon, kami po'y umaasa sa iyong mga makapangyarihang mga kamay. Nahahawak, Panginoon, sa amin. Panginoon, kami din po'y lumalapit sa iyo, Panginoon. Bigyan niyo kami ng courage, Panginoon, na kahit na dumaan kami sa madilim na lambak, maranasan namin, Panginoon, ang iyong presensya upang lalo hindi kami matakot. Panginoon, ang aking pong mga kapatid na ito ay may kani-kaniyang pinagdadaanan bilang iyong mga tupa, Panginoon, iparanas mo yung iyong care, yung iyong concern, at yung iyong goodness sa bawat mga tupa mo, Panginoon. Panginoon, palalimin mo, Panginoon, ang aming pananampalataya. Palalimin mo, Panginoon, ang aming relasyon sa iyo. Palalimin mo, Panginoon, yung aming pagkakilala sa iyo bilang aming pastol. At Panginoon, sa paglabas namin sa bahay-sambahang ito bilang mga tupa, makita mo, Panginoon, kami na nagsasubmit ng aming buhay sa iyo. Makita mo, Panginoon, kami na sumusunod sa iyo. At makita mo, Panginoon, kami na nagpupuri dahil sa iyong mga ginagawa sa aming buhay. Makilala ka namin bilang aming pastol. Sa iyo po ang mataas sa papuri, pagsamba at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po. Tapos na ang kanta.